tanong, bakit kailangan maging US citizen ang mga miyembro? Oh, ayan ha. Tangina, eto na. Dito na lalabas ngayon kung bakit sila binabayaran. Oh, dito na ngayon lalabas kung bakit kung bakit sila prostitutes. Ang sabi niya, ang tanong, bakit nila ginagawa yun? Yun ha, ang tanong, bakit nila ginagawa yun? O, yun ang tanong ha. O, tapos sila rin ang sasagot. Ang tanong, bakit nila ginagawa yun? Kasi pag ako tinanong mo, ang sasabihin ko, ay kasi gustong maging mga citizen. American citizen, Canadian citizen, European citizen. Kasi nga nangyayari yan, yung mga tsahing ko, ganyan. Yung mga tia, yung mga uncle ko, ganyan. Yung mga pinsan namin, kapitbahay namin, ganyan. Yun ang sasagutin ko kasi alam ko yung nangyayari sa totoong buhay. Eh putang ina, dahil propagandista sila, ang tanong nila, alam nyo kung bakit nila ginagawa yon? O ito daw kung bakit. Ng Kingdom of Jesus Christ, yan ay para hindi maputol ang kanilang pagsosolicit ng dolyar sa... Putang ina niyan. Ginagawa daw nila yon para hindi maputol yung pagsosolicit nila ng dolyar. TV5, kanina kasi kinukuha nyo eh yung mga statement doon sa ano eh, doon sa resolution o affidavit o kung naman tawag nyo noon. Bakit itong sinasabi nyo, nandoon ba yun sa sinulat nung nag-plead ng guilty? Sinabi nila, alam nyo ba ba't nila ginagawa yun? Kasi para hindi maputol yung panglilimos nila ng mga dolyar. Tangina, nakalagay ba yun sa affidavit niya? Kanina kinukot nyo yung affidavit niya, bilib na bilib kami. Pero yung puta, wala na sa affidavit niya, ilalabas nyo pa sa balita nyo. Pucha, opinion nyo na yan, istorya nyo na yan. Script nyo na yan, propaganda nyo na yan para mapasama si pastor. Diba? Mind conditioning na po yan. Yang ginagawa ninyo, hindi na po tamang pagbabalita yan kasi yan yung tinatawag na positioning. Pinuposisyon nyo yung mali. Yung propaganda ipoposisyon nyo para puta yung mga tao magalit kay Pastor Apollo Kibuloy. Tanginan nyo. Bistado ko kayo. Bistado ko kayo, puta ina. Hindi nyo kami maloloko. Kung yung mga iba maloloko ninyo, putya, hindi si Boss Dada. Takin mo, kinuha mo yung mga statement ni ano, yung mga sworn, kumbaga paglalahad noong akusado. Tapos buta, pinutol nyo, biglang gumawa kayo ng kwento na kayo-kayo lang ang nakakaalam. Oh, di ba? Actually, pwede talaga silang kasuhan dyan. Kasi ang sinasabi nila is, kaya nila ginagawa yun dahil putya talagang parang totoo. Akala mo alam nila. Maniniwala ako kung may sulat ulit dyan sa screen na yun yung sinasabi ng akusado. We are doing that because blah, 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 blah. Di ba? Eh, wala eh. Sila na yung nagsasabi. Tapos anong effect? Yung picture ni pastor na naka-posas, yung naka-helmet, yung naka-damit na itim. Oh, talagang putay na para yung mga bobo. Oo nga. Dapat hindi manalo si pastor. Kasi mga manluloko to. Oh, ganyan, 'di ba? Pero huwag kayong mag-alala, hindi dito ako. I am here para ibisto itong propaganda ng mga ewan ko kung sinong mga naglagay sa mga hayop na ito. Sige, diretso. Amerika, para sa bogus charity ni Kibuloy na Children's Joy Foundation. Diba, bogus charity ni Kibuloy na Children's Joy Foundation. Putang ina, bogus charity. Saan nakuha ng TV5 yung hashtag bogus charity? Alam nyo ba, TV5, na na-dismiss yung kaso na yan na yung Children's Joy Foundation eh sinasabi nyo na dun lang nilolonder yung mga pera at fake yung ano na yun, Children's Joy Foundation. Hoy, putangin na nyo ha. Tandaan ninyo, DSWD dito sa Pilipinas nag-a-accredit dyan for how many years? Mismong si Win Gatchalian yata yun.
Meron pa siyang isang bata na inilagay dyan sa Children's Joy Foundation na pinaampun niya sa Children's Joy Foundation. Legit yung Children's Joy Foundation, nagsara lang yun dahil finrise yung assets nila. Ang DSWD hindi na nagbigay sa kanila ng ano, ng permit to operate. Utangin na nyo. Pakyo kayo. Style nyo bulo, puta, bogus. Bogus na ano? Bogus na, ang tawag dyan, na foundation. Tainan na, dismiss yung kaso na yan dyan sa Amerika. Walang katotohanan yung sinasabi nyong bogus. Isa lang ang kaso na nag-plea ng guilty itong akusado. At again ha, kaso lang ito nung babaeng akusado na member nila. Iba pa yung kaso ni Pastor, iba pa yung kaso ng ibang tao, iba pa yun. So hindi mo dapat i-connect kay Pastor itong ano na to. Itong issue na to dahil kaso lang ito nung ni ate. Yung kaso ni Pastor dun, umaandar pa. So dito pa lang, alam mo na kagad, bilis kilos, na talagang tinatrabaho ng mainstream media si Pastor Kibuloy, tama? Tinatrabaho talaga si Pastor. Vision. Nakakulong ngayon sa bansa si Kibuloy para sa kasong qualified human trafficking. Ayon kay Senator Risa... Oh, ito nakakatawa. Oh, sabi ko nga sa inyo, pag bobo, syempre, magkakasama. Antiveros na chairperson ng komiteng nagsiwalat ng pang-aabuso umano ni Kibuloy, hihilingin nilang mapaharap sa pagdinig ng Senado ang pastor sa October 23. Sa loob at labas ng bansa, palapit na ng palapit ang araw ng pagkamit ng hustisya para sa... Gago, palapit na talaga ng palapit. Palapit na ng palapit yung araw na magiging magkaklase na kayo sa Senado, palakpakan. Oh, sige, diretso. Sa mga biktima ng krimen ni Apollo Kibuloy. Ayon naman sa Department of Justice... Ito, pinaka mas nakakatawa. Nakakatawa na yung TV5. Mas nakakatawa yung Tiberos. Ito, pinaka nakakatawa, considering ha, na dapat magagaling sa batas to. Ako, hindi ako marunong sa batas. Oh, pero dapat mas magaling sila sa batas. Atin na masasabihin nila. Since maaaring gamitin ng ating prosecutor ang plea agreement ni Duenas para mapatibay ang kaso laban kay Kibuloy. Ha? Yung plea, ano, yung plea bargain or yung plea deal ni Duenas gagamitin para kay Pastor? Bakit? Si Duenas at saka si Pastor isang tao ba? Pucha, sa batas walang gray area. Kailangan, very specific yan. Kung ikaw yung kinakasuhan, kung ikaw yung nag-plea guilty, ikaw lang. Hindi pwedeng siya nag-plea guilty, yung iba guilty na din. Hindi yung ganun. Sa pagkakalam ko ha. No, pero sabi ko hindi ako marunong sa batas. Pero again, itong plea guilty, ano... ni Madam, ano bang kaso? Immigration fraud. Anong kinalaman ng immigration fraud sa Amerika na kaso sa mga kaso niya dito sa Pilipinas? Anong connect ng immigration fraud ni Pastor, nitong babae na to doon sa Amerika, dito sa mga kaso niya sa Pilipinas? Ano ba kaso niya sa Pilipinas? Ang kaso niya sa Pilipinas, qualified human trafficking, sexual, ano yan, rape yata, ano pa, kung ano-ano pa. Nawala naman mga kwenta na na-dismiss na yan four years ago. Lulu mama, mabuhay ka. Oh, hindi ba? So anong connect nitong immigration, ano na to, offense, dito sa Pilipinas, sa mga kaso niya? Conspiracy to engage in sex trafficking. Anong connect nung kaso niyang conspiracy to engage in sex trafficking dito sa ano, immigration fraud sa Amerika? Ang layo naman nun. By force, fraud and coercion, and sex trafficking of children at bulk cash smuggling. Sex trafficking of children, bulk cash smuggling, ayon mga kaso niya to sa Amerika. Oo, yung mga ano na yan. But again, yung mamaya papakita natin ha.
Papakita natin kasi binanggit niya dito yung mga kaso eh, pero hindi nila binanggit yung mga kaso ni Pastor, yung mga kaso doon na na-dismiss. Ang hinaharap ni Giboloy sa Amerika. Habang dito sa Pilipinas, naghain siya ng kandidatura sa pagkasenador. At itong pag-file ni Pastor Apollo Giboloy bilang senador ay sa tingin ho ng DOJ ay isa yung parang challenge no sa ating gobyerno at sa gobyerno ng USA. Oh, challenge talaga yan. Kung may dami yung gobyerno ng USA, punyemas kayo. Hindi tayo Amerika, tumigil ka. Yung challenge talaga yan sa gobyerno natin. Kung talagang sinong pinaniniwalaan ng tao, kung kayo ba o siya. Agnes Ramos, salamat. Challenge yan talaga sa gobyerno natin para malaman kung sino talaga ang pinakikinggan ng tao, kayo ba o si Pastor Giboloy. Na mag-file ng extradition. Nagbabalita. Tanga talaga. Mag-file ng extradition. Hamon para mag-file ng extradition. Attorney, di ba? Dapat matapos muna yung kaso niya dito bago natin siya i-extradite. Tama ba? Di ba? Di ba ganun dapat yun? Talaga naman to si Clavano. Kung ano-ano iniisip mo. Oh, anyways, yan yung balita na yan. No? Nakita nyo kung paano ibinalita ating...